What's up mga kaibigan? Tayo ngayon ay nagbabalik dito sa ating programa na Kwentuhan with Bert Portea. Okay, kung saan ay pag-uusapan natin ang mga tungkol sa mga agimat, mga misteryo at hiwaga sa mundo nating ginagalawan. Okay, in this video topic ay pag-uusapan natin ang tungkol na naman sa mga agimat, mutya at mga bertud. Nababasa nyo naman sa title natin ang mga uri ng dahon na pwedeng gawing agimat. Actually, itong mga dahon na to ay nagbibigay din sa iyo ng swerte at ilalayo ka nito sa mga anumang kapahamakan kapag meron kang ganitong mga uri ng dahon. Ang ating video topic ay ipinadala ni Agustin Lutao at ang ating kakwentuhan, okay? Ang sabi ng ating kakwentuhan na si Agustin Lutao ay ito ang kanyang mensahe. Sir, may isa po bang kayong nalalaman yung ibinigay sa akin ng lolo ko? Totoo po ba ito? Binigay sa akin na dahon ay ilalayo ka sa kapahamakan. Ano po ba ang klaseng dahon na to? Kasi sir, hinihila po ako pag may aksidente. Yan po ang ating, yan ang pinadalang mensahe sa atin ng ating kakwentuhan na si Agustin Lutao. At ano nga ba ang mga dahon na to? Totoo nga ba na may mga dahon na pwedeng gawing agimat? At kung meron ka nito, ano ba ang mga bisa na pwedeng makakatulong sa'yo? So dahil sa message na yan ng ating kakwentuhan, gumawa tayo ng pananaliksik tungkol sa mga dahon na to. Well, ang mga dahon naman in general sa scientific explanation ay pwedeng gawing mga herbal. Maraming mga dahon na nakakapagpagamot ng mga iba't ibang uri ng mga specific na sakit. At syempre, ang dahon ang isa sa pinakapangunahing magandang pagkain na pwede nating i-consume tulad ng mga gulay, ng mga madadahon na mga pagkain, mga for example dyan ay yung ano, dahon ng malunggay, yan, mabisang-mabisa yan. Kaya ito ay nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Pero syempre, hindi tungkol sa gulay ang pag-uusapan natin ngayon. So tatatalakay tayo sa mga agimat at mga hiwaga na mga dahon-dahon. Kung papansinin nyo ang mga albularyo at mga agimat, ay lagi silang may mga dalang mga dahon-dahon. Bukod sa mga bato, bukod sa mga krus at mga lana, ay isa ang dahon sa pangunahin nilang ginagamit. In this video episode ay gumawa tayo ng pananaliksik at nakakuha tayo ng apat. Okay? So nakakuha tayo ng apat na uri ng dahon na nagbibigay ng swerte, nakakapagpalayo sa mga kapahamakan, at ito ay mabisang gawin para gawing isang agimat. So, ano-ano ba itong mga apat na dahon na ito, ano? At yung apat na dahon na ito ay isa-isa nating tatalakayin. At bago natin talakayin yan, ay kung bago ka lang dito sa ating channel, please subscribe na at link mo na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa mga susunod nating mga kwentuhan. So, wag natin patagalin pa. Talakayin na natin yung mga apat na dahon na ating na-research.
So unang-una sa listahan natin ay ang ito, isang mabisa to at mahirap ding hanapin. At ang punong ito ay pinapaniwalaang isinumpa. Ngunit kapag meron kang ganitong agimat na parte ng punong ito, ay lahat ng taong makakausap mo ay mapapasunod mo. At ito ang puno ng sinukuan. Ang madalas na kinukuha sa puno ng sinukuan ay ang kahoy nito. Okay, yung kahoy ng sinukuan. Na pag hinati mo ito sa gitna, ay may makikita kang krus. Okay, so yun ang puno, ang ay ng kahoy ng sinukuan. So bakit ko nasabi na isinumpa ang punong ito? Dahil bago mo makuha ang anumang uri ng parte ng katawan ng punong ito, ay pwede kang mamatay. Kailangan mong kunin ang, at syempre bago mo kunin ang mga kahoy na to, ay kailangan mong umiwas sa anumang anino ng punong ng sinukuan na nagmumula sa liwanag ng buwan o kahit ang sinag ng araw. Makikita mo lang ang puno ng sinukuan sa gitna ng kagubatan na hindi dinadaanan ng mga tao, at lahat ng mga halaman na nakapalibot dito ay nakayuko papunta sa kanyang direksyon. At ang sanhi, syempre, ng kanyang isinumpang puno ay ang mismong dahon nito. Dahil ang dahon ng sinukuan ang siyang nagbibigay ng sumpa sa anumang tamaan ng anino nito. May mga orasyon at dasal para sa mga dahon na to at hindi na mawalan ng sumpa. So kapag inorasyonan at tinasalan yung mga dahon ng sinukuan, ay kahit tamaan ka ng dahon na to, ay hindi na ikaw mamamatay. Sa halip ay ikaw ay bibigyan nito ng kaswertehan sa buhay at ilalayo ka nito sa kapahamakan. Kaya ang tanong ng ating kakwentuhan na si Agustin Lutaw, kung ano nga ba ang dahon na binigay ng kanyang lolo na nagpapalayo sa kanyang aksidente, ay naniniwala ako na ito ay ang dahon ng sinukuan. Bihirang-bihira ka lang makakita ng dahon ng sinukuan, pero madalas kang makakita ng kahoy na to, dahil yung kahoy na to ay yun yung walang sumpa. Pero yung dahon ay yun yung pwede kang kamatay nito. So yan, kaya yan po yung kauna-unahan natin sa listahan ng mga dahon na maaaring gawing agimat. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay ang, ito pangalawa na no, ang dahon ng palaspas. Ang dahon ng palaspas naman ay ginagamit ng mga ating mga kababayan na pampataboy ng mga malas sa bahay at pampalayo ng mga aswang. Ito rin ay mabisa para magpalapit ng mga biyaya at swerte sa tahanan, basta isasabit mo lang ito sa labas ng inyong pintuan. So, ang dahon din ng palaspas, pag sinunog mo nito at ang abo na to ay nakapagpagamot ng maraming mga sakit. Kaya naman ito ang madalas na hinihingi ng mga agimat sa mga bahay-bahay kapag nakakita sila ng palaspas sa pintuan.
Well, paano nga ba tayo makakakuha ng dahon ng palaspas? Well, kapag araw naman ng Kwaresma, no? Sa araw ng palaspas, ay marami kang mabibili nito. Pero syempre, paano nga ba magkakaroon ng bisa ang dahon ng palaspas? Unang-una ay bumili ka lang ng anumang makita mong palaspas sa labas ng simbahan. Pangalawa ay pumasok ka ng simbahan at umaten ka ng misa. At abangan mo ang unang pabasa. At ang unang pabasa na to ay tatandaan mo kung saan ito unang mahanap sa Biblia. Mababanggit naman yon ng ano eh, ng magbabasa, ang unang pabasa. Yung unang pabasa, yung kapitulo na yon na mahanap sa Biblia ay tandaan mo dahil yon ang orasyon at yon ang ipapakain mo sa dahon ng palaspas na meron ka. At kapag oras na nagbasbas na ang pari, ay kailangan mabasa ito ng holy water na nagmumula sa pari. Yan na, kapag nagbasbas na siya, ay kailangan kahit masabuyan lang ng kaunting patak, pinakamaliit na patak, masabuyan lang yung palaspas mo. Epektibo na po iyon, mga kaibigan. At kapag meron ka na ng taon ng palaspas, ay kahit sariwa pa ito, ay gumupit ka ng kahit kaunting piraso. Yan, mga maliit lang, kahit kasing liit lang ng ganito, kahit kasing liit lang ng 5 piso, basta may piraso ka ng maliit na sapat para itago mo sa wallet, lagay mo yun sa wallet mo, at buwan-buwan ay babasahin mo ang unang pabasa na naayon dun sa nung bumisita ka ng ano ng misa. Okay? Yun ang ipapakain mo sa dahon na yon buwan-buwan. At hindi nyo ba alam, ang dahon ng palaspas ay kinokolekta yan din ng mga pari, kaparean sa bayan para gawin din itong abo pagdating ng Ash Wednesday. At kapag meron kang ganitong klaseng agimat, ay syempre wag na wag kang gagawa ng kasamaan, lalong-lalo na sa unang pabasa na nakaayon sa palaspas na meron ka. Kailangan ay ito ang masunod. Okay. So, yun po ang pangalawa sa bilang po natin, ang dahon ng palaspas. Okay, ito naman tayo sa pangatlo. Ang itong pangatlo na to ay madalas makita, lalo na sa mga bahay-bahay, sa mga kusina. Ito, madalas to ay makita. Ay ito rin ang sinasabi nilang pinakamaswerteng dahon. Kumbaga, sabi nila ay blockbuster pagdating sa kaswertehan. At ito ay ang dahon ng laurel. Okay, so dahon ng laurel po, mga kaibigan, tama po ang inyong narinig. Yung dahon na nilalagay sa pagluluto ng adobo at pampabango ng niluto. Yan, laurel. Dahon ng laurel, no? So, ang gagawin nyo lang doon sa dahon ng laurel ay hawakan siya at mag-wish-wish ka lang. So, mag-wish ka doon sa dahon ng laurel at yung dahon ng laurel na yon ay pwede mo ring ilagay sa iyong wallet. Okay, mabango po yung dahon ng laurel. So, pag nilagay mo yung sa wallet mo, ay garantisadong may perang papasok sa buhay mo. Nung unang panahon, nung panahon ng Romano, ang dahon ng laurel ang sinasabi nilang ito ang mismong corona. Ang ibig sabihin nito, kapag sinotan ka ng dahon ng laurel sa ulo, ay hinahangaan ka ng mga karamihan.
So ang ibig sabihin din ng dahon ng laurel ay karunungan. Kaya kung makikita mo yung mga ibang mga old photo ng mga dating emperor, okay, kung makikita nyo meron silang dahon sa ulo, paikot na dahon sa ulo, yun po ay dahon ng laurel. Actually, mayroong mga usap-usapin din na nung si Kristo ay ipinako at sinuotan ng korona ng tinik sa ulo, may mga parte doon sa korona na may dahon ng laurel. Ito ay base lamang sa mga nakakausap natin, mga mang-aagimat, yun po ang kwento nila. Kung bakit maswerte ang laurel. At ang pinakahuli naman sa listahan natin, ang pinakahuli ay ang dahon ng as is. Okay. Dahon ng as is, hindi ko to alam. Basta nakita ko lang to sa aking research at siguro nakakita na ako nito at hindi ko lang alam na as is pala ang tawag doon. Okay, so ang dahon ng as is ay para din siyang dahon ng laurel. Magwi-wish ka din doon at pwede mo rin ding itong itago sa wallet mo. Pero ang mas mabisang paraan sa paggamit ng as is ay ilagay ito sa garapo na may asin at ilagay sa loob ng inyong tahanan. At pwede rin itong ilagay sa mismong altar. Eh kahit maliit na garapon lang na may asin at dahon ng as is. Yan, siswertehin na po ang inyong tahanan. At yan po mga kakwentuhan ang ating video episode ngayon. Mga uri ng dahon na pwedeng gawing agimat. So lahat naman ng mga dahon na to ay nagpapabigay syempre ng swerte at kasaganaan sa ating mga buhay. Kaya pwede mo rin siyang ilagay sa inyong mga wallet. Yun ang mas pabisa sa wallet kasi mas malapit siya sa pera para maka-attract din siya ng ibang mga kaswertihan. At kung ikaw naman ay may katanungan about dito sa ating video episode natin, ay please comment ka lang dito sa comment box at gagawin natin ng video at tatalakayin din natin. Okay, tulad na pinadala ng ating kakwentuhan ni Agustin Lutao, ginawan natin tuloy siya ng video topic. Kaya kung ano mang katanungan dyan ay magtanong-tanong lang po kayo. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe at ring mo na rin ang notification button. At sa muli, tayo ay magkikita-kita na naman sa mga susunod na mga video topic. So muli, ako si Bert Portea at magandang araw sa inyong lahat.